30 grams of shabu. Yes. Sinurender ng ni Angie. Asan yun? Sa report niyo wala. Ito, bibigay ko yung report niyo. Go ahead, Dea. Sir, I will find out. But I think what she is referring to is that PIDEA is the repository of all drugs confiscated and seized. So all law enforcement agencies are supposed to give to PIDEA all their confiscated drugs. And this will be processed for destruction. Baka sir, yun po ang ibig niyang sabihin. Baka huli nila, papatago sa amin. You kasi, have to make it clear, Superintendent Angie, ha? Because you were saying na 30 grams? Yes, sir. Yung pong recently po na sinurender, IIS po kasi namin ang nagsusurrender. Kaya po, in accordance with the report of PIDEA, hindi po lalampas sa 10 ano. Kaya I'm just curious ano, kung sinasabi mo totoo dahil mali yun, hindi nagtatama sa binigay ng PIDEA ngayon. Ano po yung sinasabi ni Katapang? Ni hindi nga siya nag-comment nung inilabas yan nung hearing sa Senate. Also, sinabi na kanina sa query ni Kong Abante, na not necessarily si Miranda yung nag-repack. But yung nag-repack, eh, totoong nangyari. Ibig sabihin, current siya, nanonood. Yung mga nagte-text dito. Okay, sandali. So in other words, si Koy Koy, hindi siya yung nagre-repack. Kumbaga, nanonood siya. So tao niya yung nagre-repack. Yes. Is that true? Totoo yun? Yun ang kwan nun. Hindi po, sir. Hindi to. Siyempre, ano na expected na naman yan. Okay, so hindi siya Congressman ako. Mr. Chair, gusto ko lang, mayroon lang akong query. Okay, no, wait. We have to ask lang, Congressman ako if he's going to give way to your interjection. Yes. Are you going to be interjected? I'll give way to the Honorable Sige, Abante. Honorable Congressman Abante, you have the floor. Mr. Chair, ano po ang ginagawa ninyo, Director Katapang, sa mga inmate? For example, like itong mga commander na ito, na ang sabi po diyan sa concerned Bucor official na kontrolado ni Madam Angie Bautista. You know, hindi akong sabi ha. Sabi ng Bucor official ha. Alamin mo na lang kung sino yun, di ba? Ngayon, ano po ang ginagawa ninyo sa kanila? Are you placing them in any form of an investigation or test as far as drug is concerned? Yes, Mr. Chair, Your Honor. As soon as they are caught with the drug paraphernalia, they are put on a secluded area for investigation. And then, hindi lang po, Mr. Chair, nahuli sila. But also, as soon as they are put in prison, are they not, don't they pass any drug test? Mr. Chair, we had a drug test some time ago with among all the pangkat leaders. And we intend to, now that PIDEA is very near us, we will conduct a random checking every weekly. And of course, that's why I like to inform the Honorable Congressman that during our last meeting, the name of Angie Bautista and General Laro was already mentioned. Immediately, I relieved them from their position for investigation. That's why also, given that the statement of Congressman Akop, I'd like to get the it will be allowed so that I can also investigate. Because I know General Akop has already, or Congressman Akop has a wide connection, and I know he will help me reform Bucor, Mr. Chair, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Would you also give a report to the PIDEA concerning those inmates? Particularly, kasi alam nyo, palagay ko, lahat po ng commander, lahat po ng puno ng mga grupo, eh may alam sa droga yan eh. Hindi pwedeng wala eh. So, pwede bang i-report po ninyo sa PIDEA yung mga bagay na yan para you can work in tandem on that? Even the NBI, for example. Yes, Mr. Chair, we will do that, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po. Kung wala na po, ay magla-last question po ako. Can you kindly give this to Superintendent Angie, talagang ano ka?
Ang daming nagte-text sa iyo. I'm sorry but I have to say this, ano, pero can you kindly give to ano galing sa Globe saka sa ano, pakibigay kay Angie para at least I don't want to say something that is baka mamaya fake news yan from Globe. Number mo ba yan? Mr. Chair, hindi. Hindi mo number yan. So, register sa Globe daw yan. But we have to confirm. Angie, baka makulong ka baka mamaya. Kapag yan, na-confirm namin sa Globe na sa iyo, nakaregister na lahat ng SIM card. Siguraduhin mo. Hindi po, sir. Hindi mo number yan? Hindi po. No, sige. Okay, sir, I will not... Mr. Chair, can I, ano? Sige. Can I talk po? Yeah, oh, go ahead. Sige. Kasi unfair naman po sigurong yung mga binabasa po para lang po malaman po nila kung ano po trabaho ko. Hmm. When it comes to the araw-araw po, kausap ko po yung mga commander or weekly, sila po, after ko po kasi silang kausapin, nagsusurrender po sila ng contrabands. Ako rin po ang nagre-report sa PIDEA at saka sa NICA at saka kay SOJ. Nang ako rin po, sa akin din po, nagsusurrender ng droga. Just last, recently, nag-surrender po sila ng 30 grams of shabu. Okay, so 30 grams ng shabu na sinurrender, saan yung dinala yun? Because in accordance with the report of the PIDEA, for the last several months, they have submitted to us, akin ay report, parang may 10 grams. So, saan yung sinurrender yung sinurrender, shabu? Ano po yan, sir? Ano ba tawag to? Monthly or weekly? Saan mga sinurrender? Sa PIDEA po, sinusurrender po ng IIS po natin. 30 grams of shabu. Yes. Sinurrender ng ni Angie. Asan yun? Sa report niyo wala. Ito, bibigay ko yung report niyo. Go ahead, PIDEA. Sir, I will find out. But I think what she is referring to is that PIDEA is the repository of all drugs confiscated and seized. So all law enforcement agencies are supposed to give to PIDEA all their confiscated drugs. And this will be processed for destruction. Baka sir, yun po ang ibig niya sabihin. Baka huli nila, papatago sa amin. You kasi, have to make it clear, Superintendent Angie, ha? Because you were saying na 30 grams? Yes, sir. Yung pong recently po na... sinurrender. IIS po kasi namin ang nagsusurrender po. Kaya in accordance with the report of PIDEA, hindi ito lalampas sa 10 ano. Kaya I'm just curious ano, kung sinasabi mo totoo dahil mali yun, hindi nagtatama sa binigay ng PIDEA ngayon. Yun po, so, sa... let's talk, less mistake. No talk, no mistake, ha? Mr. Chair, yun po kasi yung reported po sa akin ng IIS. Hindi po ako, sir, ang nagsasubmit po ng for... IIS? Investigation section po ng sino maximum. Sinaorasyon po. Asan siya? Dito ba siya? Wala po sila eh. Ay, lalo tayong magkakaroon pa tayo ng susunod na hearing pag nagkataon. Because you are saying that merong 30 gramong nakuha at according sa PIDEA is less than 10 grams. Ba, ay magkakagulo tayo dito. Ay, ibig sabihin meron kayong tinatago na 20. Ha? Noon po kasing nireport po ng Alpha natin, sir, 30 grams po. Nung kung, opo, hindi po kasi sir akong pumapasok po para kunin po yun kasi bawal po yun. Dapat po investigation. We appreciate your ano, your conducting this kind of effort, no? That sa iyo sinasubmit. Ako po lahat po ako nagsusurrender, sir. Ako rin po nagtatransfer ng mga drug lord. Kaya nga, so kung ikaw nagtatransmit ng 30 grams na yan, papunta sa kanila, which in accordance with your structure, dapat, I think, hindi ikaw, dapat yung custodian ng mga contrabands, which is under ng SPU, ng Security Patrol Unit, because their mandate is to search and seize all contrabands. SPU yan, hindi mo trabaho yan. Mr. Chair. Yes. Sa akin po, nire-report na magsusurrender po sila. Kaya po, SPU. Pinapasok ko po yung IIS. Okay. SPU. Tapos na sana tayo. Pinasok mo pa yan. Okay. Sino ang SPU that time? SPU. Na meron ka na kolektang 30 grams sa shabu. Sino ang SPU during that time? Mr. Chair, IIS po ang kumuha. Ano ang IIS? Ano yan? Action po ng maximum. O, sino yun? Being the head of the, ano, the superintendent during that time, sino siya? Ano po, sir? So, wala siya rito? Wala po siya rito, sir. Pero ang nag-surrender sa'yo, IIS, hindi niya, anong tawag sa IIS? Investigation? Pero ang seizure, and search is being managed by SPU. Mr. Chair, sino yung nag-search? Sino nag-seize? Siya may hawak. Dapat isusurrender sa iyo, kamo? Susurrender sa iyo? O isusurrender sa IIS? Mr. Chair, may I talk po? Sige, go ahead.
tumawag po yung alpha natin na may isusurrender po siyang 30 grams of shabu. Tumawag sa iyo. Kaya po, yung pong IIS, pinapunta ko po dun sa area. Have you not coordinated with the SPU since sila yung may under their wing yung mga contraband na kinukuha sa loob? That's the mandate kasi Superintendent Angie eh. Sir, when so, it comes to... Sandali, Angie. Ang problem sa iyo, because of your so many, many designations, hindi mo na alam kung ano yung function mo. Kasi structure tayo, organization tayo eh. Kapag nagkikling ka na sa ibang position, you have problem. You will be creating problems. And that's what's happening sa iyo. Hindi ko sinasabi na wag mong gawin yun. But you have to put it in the right channel. You have to call the SPU dahil sila nag-handle ng search and seizure. And then yung IIS na sinasayo, Investigation Intelligence Service. So sila lang nag-i-intel, sila nag-i-investigate, but they are not handling the seized contraband because that is being handled by the SPU. Sir, sa maximum po, inabutan ko na sir, sila po yung gawin ang hindi mo trabaho. Mr. Chair, hindi ko po ginawa yung mag-seizure or mag-search, reported lang po sa akin, Mr. Chair. Kaya nga, pero sinabi mo, sinurrender mo sa PIDEA eh. Hindi po, sir. Sinurrender po ng IIS po sa PIDEA. Under ko po kasi okay, sila, Mr. Alam mo, Chair. Angie, okay, we will be conducting another hearing for this.